Sa gabing iyon ay nuktok ng ganapin ang marangyang handaan sa bayan nitong Santiago de los Santos o mas kilala bilang si Kapitan Tiago upang magsilbing sa lubang sa isang binatang kagagaling lamang sa Europa. At sa kabilang sala naman. Inyos ignorar mi servicio de 26 años en la ciudad de Santiago. Parang wala nakakaalam sa akin na ako'y lumisan doon. Los indios ignorantes. Hola amigos, el alumno que hoy papilala sa inyo, ang anak ng nasira kong kaibigan, si Francisco de Ibarro, kagagaling mo lang sa Europa. Sige, nalulugod ko na makasalamuha kayong lahat. Aba, si Padre Damaso, ang pura ng aming bayan at kaibigan ng aking ama. Pete, mahal ko, tawag na amigo ang iyong ama. Pagpaminin niyo po ang aking pagkaman. Ah, kukulangan akong ginawang Rafael Ibarra. Noong araw ng pabaita ng iyong mama, papanlangin ko na sana hindi ka makilad sa kanya. Ibarra, sa matagal niyong paglalakbay sa iba't ibang bayan, hindi ba't nakakalimutan niyo ang sariling bansa? Ginoong laro ah. Nasa ibang bansa ko na kung saan kayo magkakalimutan kayo sa aking ugat. Matapos kong pag-aralan ang pangkataysayan ng isang bayan, sila'y wala na ang katangian ito. Bayan lamang nakita mo? Abay, bulag ka pala! Ipagpamanin niyo ang una kong paglisan. Marami pa akong bagay na aas kasutin. Ba iyo, kararating mo lamang at saka darating na si Maria pala na mamaya nabi. Pinundok siya ni Isabi. Salamat sa pagtanggap sa akin, ngunit kailangan ko lang umalis. Bukas na bukas ay ipabalik din ako. Binata. Kayo pala, tinyente. Bakit po? Nais ko po sanang paalahanin ko na mag-ingat. Naway, maging aras sa iyo ang nangyari sa iyong ama, Senyor Ibarra. Tila may nalalaman kayo sa pagkamatay ng aking ama. Maaari ba ninyong sabihin? Wala po ba kayong nalalaman? Sa pagkakalam ko, ang iyong ama na si Rafael Ibarra ay namatay sa bilangguan. Bilangguan? Hindi kaya kayo'y nagkakamali lamang? Pagkakalam ko, ang iyong ama ay pinagdintang ang erhe at kalibustero ni Padre Damaso. Maaari ba ninyong sabihin sa ako? Bakit ba siya nakakulong? Noon ay may kastilang mangmang na pinaglaruan ng mga bata. Hindi ba tumarong magsulat? Parang mangmang. Anong sabi mo? Sabi mo? Nagbibiro lamang ako. Biro mo na! Palad, ilang minuto pa lamang ay namatay ang kolektor. At dahil doon, dinakip ang iyong ama at ikinulong. Tinakpil siya ng mga tao at tinawag ng kung ano-ano. At dahil doon, sumama ang kanyang kalusugan at sa bilangguan na siya namatay. Kaya pala hindi sinabi ni Kapitan Tiago ang dahilan. Ama ko. Ikaw ang liwanag. Abada na. Ikaw ang liwanag. Ay! Ibarra? Oh, anong ginagawa mo dito? Pasok ka. Sa iyo. Kamu na dito, Ibarra? Patawagin ko muna si Maria Clara. Salamat, Kutia. Maria Clara? Dito si Crisostomo Ibarra. Crisostomo? Maria Clara. Tumukupas ang iyong ganda, Maria Clara. Siguro yun na kalimutan niya ako. Sa dami ng babaeng hindi na kilala sa iyo lang. Maaari pa kita makalimutan. Araw at gabi ko ang aking naiisip. Ikaw ang ako at liwanag ng aking pagkakulong. Hindi rin kita makalimutan, Ibarra. Naalala ko yung mga bata pa tayo. Nung naglalaro tayo, nung nandun niya ako sa pirateryo, sabi nila, kalimutan na lang kita, pero di ko malalaman. Maria Clara. Sandali, nagkakulin na ako. Hindi ko sa'yo araw yung mga bata. Huwag na kayo ginaan sa aligan ng iyong mga bata. Maraming salamat, Maria Clara. At ako'y aalis na. Mag-iingat ka.
Ayaw ko na. Napakas sila naman ito. Hindi yan nakakatapat sa hinukay ko noong isang araw. Parang 20 araw pa lamang yun at pinahukay na sa akin para ilipat sa simenteryo ng Chino. Ngunit mula ng araw na yun at walang ilaw kaya itinapon ko na lang sa ilog. Ha? Ha? Ay, ibig mong sabihin ay nilipat mo ang bangkay na isang tao sa simenteryo ng mga kasalanan? Oo nga. Tila yung mimiliging kasalanan ng taong yun. Halika na, magtrabaho na lang tayo ulit. Saan ba? Sa likod ng malaking cross niyo. Dito. Dito yun. Ito yung natatandaan ko. Saan naligpot? Tatanong ko. Pareho ba magtaraw? Nandito ba yung malaking cross na ginilid ko nun? Malaking cross? Sinunog ko na yun. Ba't mong ginawa yun? Sinabi po sa akin ang malaking cross na ilipat ko daw sa mga sinigiri ng mga sinigiri. At ginawa mo rin? Huwag ka na magalit, senyor. Masyadong mabigat ang mangkay at umulan at walang ilaw sa araw na yun. Kaya itinapon ko na lang sa ilog. Tinapon? Isang kabalewa lang yung ginawa. Ikaw may kagagawa ng sinapit ng aking ama? Hindi ako. Kung gayon, sino? Sino? Padre Damaso, siya ang may kagagawa ng lahat. Nangangamba na ang dalang sakristana sa Crispin at Basilio. Pinungo na saan dito, Crispin. Bagkana ba ang ginita mo ngayong buwan, kuya? Dalawa piso, bakit ba? Ay, isa nang bayaran mo na lang ang sinasabi nilang ninakaw ko. Sino ka ba? Tatlong ba't dalawang piso ang binibintang nila sa'yo? Kahit isang tag pa mong trabaho, hindi ko magbayaran. Pero di ko talaga ninakaw yun. Kita naman ang mangyari. Bahala na. Lapasan mo lang ang loob mo. Silyo! Alam mo ba may utang kang 2 real at hindi tama ang pagtunog ng kampana? At ikaw, Crispy, hindi ka maaaring makawayang at hindi mo sinasabing ninakaw mo. Ngunit hindi ko talaga ninakaw yun. Umalay! Matagal na ko kami na ginagamit ang kita. Pagbigyan niyo na po. Kuya! Tulungan mo ko! Pamatayin niya ako! Iyak na tutunan sa Crispy at Crispy ang pagbigyan. Kumawa naman ang mga anak ko. Kung hindi na siguro nito naman. Nay! Sa'yo, anong nangyayari sa'yo? Kasi nakakabibigay. Si Crispin po, nauli at naiwan sa kumbento. Bakit? Hindi naman siya kumuha ng pera. Huwag kang maglalala. Bukas na bukas ay pupuntahan ko ang pera at makikusap ako na pakawalan nila ang kapatid mo. Magandang umaga po. Ano kung sadya nyo, Ale? Nais ko sana makausap ang Cora. May sakit ang Cora ngayon. Ano ba iyon? Ang aking anak, si Crispin. Hindi pa po siya nakaka-uwi. Crispin? Kung gayon, ikaw ang kinamahang ginagawa. Abay matapos magnakaw ng tatang yun ay tumakas sa'yo. Sa katunayan, papunta na sa inyong tahanan ng mga bago si Bill upang hulihin ang mga magnanakaw mong anak. Hindi! Hindi magnanakaw ang anak ko! Saan na bibabayin yun? Baka tumakas na. Senyor! Si Sisa, ang ina ng mga magnanakaw. Ako nga o si Sisa, ngunit hindi magnanakaw mga anak ko. Huwag mo nang ikaila kung ayaw mong lumala ang sitwasyon. Sabihin mo na lang sa amin kung saan nagtatago si Crispin. Ilang araw ko na hindi nakikita si Crispin. Ganon, bayaran mo na lang ang perang ninakaw ng iyong mga anak. Paminsan magutom mga anak ko, hindi nila magagawang magnakaw. Sungaling, kung yan ang gusto mo, ikaw na lang ang ikukulong namin. Maniwala kayo! Hindi magnanakaw ang anak ko! Senyor! Kamadyo ko, huwi ko lang! Basiyo! Mga anak ko! Mabubulo ka sa kulungan at hindi ka nagsasabi ng totoo! Gagawan lang ito ng kripo takura. Pakawalan ang babae niya at huwag na kayo makikialam pa. Umalis ka na dito! Walang mapapakain sa'yo ang gobyerno! Crispin! Basilio! Ha? Crispin? Dugo! Bakit may dugo? Oh. Basilio! Crispin!
Diyos ko na! Sino ba yung kumakanta? Ang baliw pong sisisa. Papasukin mo siya rito. Vamos! Umawit ka! Tumigil ka sa pagkanta. Baila! 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 Maliw lang ang sumasayaw. Sasayaw ka pa ba? Ha? Sasayaw ka pa ba? Ha? Baila, India! Baila! Bandihada, maldita! Baila, India! Baila! Namasyal sa may ilog sinakay Santiago, Maria Clara, Tia Isabel, at ang mga kaibigan nito upang dumilo sa pista na bayan. Sana ang mga kaibigan ni Maria sa araw ng kapista. Kuya! Chrysostomo, nanganganib ang buhay niya!
Huwag kang mag-alala, mahal ko. Iniligtas ko siya. Saan na ba sila? Baka ano nang nangyari sa kanila? Ayun, ligtas sila! Salamat! Namin si Elias, ang inyong bangkero. Wala na siya rito. Marahil ay nakaalis na. Ayon si Alperez, si Elias ang nagloob-loob sa kanya sa putikan. Tao po! Tao po! Pumasok kayo. Magandang hapon po. Aba, anong ni Bara? Ito yung isang malaking karangalan. Mabuka. Ang inyong mamarapatin ay ibig ko pong payuhan ninyo ako sa pagpapatayo ng isang eskwelahan. Isang paaralan para sa mga mangmang nating mamamayan. Naging pangarap ko rin yan. Pero tinawag niyo na akong baliw. Subalit, sa panahon ito, ang karunungan ay kamatayan. Kailangan mo ng lakas ng loob upang ikay magtagumpay. Pag titiis po kaya'y magtatagumpay ako? Mabigo ka man ay pero pa rin magtagumpay. Bago ako magpaalam, ay nais ko pong malaman ninyo na ang inyong mga payo ay magsisilbing gabay sa aking landa sa tatahakin. Paalam. Para, ikaw naman ang maglagay ng palikada sa ibabaw ng bato. Kasi ako po ako nanado. Isang maling dalawa lang, saka patay ka. Go. Anong ibig mong... Ingat ka, senyor. Hindi lang ito ang maaaring mangyari sa inyo. Saka ko na lang sasabihin sa inyo ang lahat. Ay, si Crisostomo Ibarra! Mabuhay! Mga engineer, yung mga yan, matuto lang ng konti. Abay, pumakaas na, kala mo kung sino na. Tulad daw ng mga tuta na nakapag-aral daw sa Europa. Pamanhintad, ngunit si Don Crisostomo Ibarra ay nangahanan at salis ng aking gobyerno para sa kanyang pagiging Milandro. Ganun ba? Bakit? Makakarating ba ng langit ang mga nagbabanal-banalan? Ang mga naanuan ng puro patak ng dugong Espanyol? Ang nabiyaya naman ng ilang real? Abay, pumakaas na, kala mo kasinunat at hahamakin ang lahat. At may pinagmamalaking may daladan ng pagbabago ng ama niya. Yung ama niya na namatay sa loob ng kartel. Nag-iisang namatay sa kartel. Mama na si Rafael Ibarra ay namatay sa bilangguan. At yung bakay pa nga pinatatakot pa nga sa ilog. Sigurado ako, nasa ilalim, sa baba, abot sa impyerno ang isang yan. Ang hindi kumikilalang mga palalo at hindi sumunod sa utos ng Kraile ay tiyak na paparusahan ng Diyos tulad ng ginawa kay Don Rafael Ibarra. Gusto namin yung paninin ang pulis sa akin, ama! Wag! Lumayo kayo kung ayaw niyong madamay pa. Batid kong kayo ay may minamahal na ama. Kung kayo't ipagtatanggol ko siya sa panglilibak, baski na lang isang Kraile. Yes, loko! Oh, Maria Clara, bakit ka umiyak? Ang sabi ng papa ay... Maria Clara! Ka na mabahala, Carlo. Anong nangyari sa'yo? Sa sirap ni Padre Damaso ang pagsundan ko kay Jesus ng iba. Kung hindi lang sa'yo susunod ay mapaparusahan kayo ng langit. Umayad ka, Papa! Tawad, anak. Victorina, kayo pala. Tuloy po kayo. Magandang araw, Kapitan Tiago at Isabel. Mukhang may kasama kayo. Ah, oo. Magandang harap ako yung mga pinag-iwala. Kamusta na po pala ang kalagayan ng mga hi na po, wala pa rin pagbabago doon tiborsyo. Doon tiborsyo? Di ba doktor kayo? Para po bang tignan mo si Maria Clara? Kamusta lang yung pakaramdam niya? Masakit pa rin po ang bumbo sa doktor. Thank you.
ba si Maria? Oo, ay po. Nanay nga pong napapanood na. Maria! Ayos ka lang ba, iya? Maraming salamat sa pagdaman niya. Ako yung lubos na nag-aalala sa iya, magpagaling ka kagad. Okay, sige, iya. Ako'y alis na. Ako'y marami pang kasi kasunod. Padre, damas. Victorina, sino yung kasama mo? Padre, kanina ko pa po siya gusto ipakalala sa inyo. Siya po si Alfonso Lelares, ang inaanak ng inyong bayaw. Ang aking bayaw? Ikaw na ba ang inaanak ni Carlitos? Ano po pala? Anong sayo ko? Kilala ka kita, iho. Maraming po, Padre. Matagal na po ang tanggap ng maglala. Nandito po siya upang maghanap ng mapapangasawa, Padre. Mapapangasawa? Madali lang yan, iho. Maghintay ka lang, ha? Ang pagpangit na dumaraan. Hoy, Labandera, ako ba yung pinapanggan mo? Bakit natamaan ka? Ha? Anong sabi mo, Labandera? Bakit gusto mong labak ang buhok mong kulot? Tandang mahuhulam. Kung makapagsalita ka, kala mo kung sino kang maganda, ha? Anong sabi mo? Baka gusto mong mag-ustay yung dalawa? Hindi kita uurungan. Pwede bang tumigil na kayong dalawa? Para kayong mga bata? Alperes, pagsabihan mo yung asawa mo mukhang mahuhulam. Hindi ka lang isang babae! Sir Victorina, wala tayong mga palapanga. Kapal na mukha pila yung napeking manggagamot. Tiborcio, bakit hindi mo lamang hinamon ang mga mayabang ngayon? Mukha ba akong may laban sa kanila? At ikaw, Alfonso, pag hindi mo sila hinamon, hindi ka makakasal kay Maria Clara at malalaman nila ang pagkatao mo. Elias! Senyor, iligtas mo ang iyong sarili. Umalis na kayo dito sa lugar na to. Anong ibig mong sabihin? May pag-aal sa magaganap at kayo ay papalabas na may pasimuno nito. Sino ang... Kung sino ang may pasimuno nito, senyor? Ang dapat mong gawin. Dalhin mo ang iyong mga papilis at sinugin ito. Basta ang umalis sa lugar na ito. Ngunit wala nang ibang paraan. Pabalitaan ko, kakasarang ka pa kay Alfonso. Ang swerte-swerte mo naman. Pero, nabalitaan ko, nakulong daw si Ba. Hindi. Ayoko. Ayoko magpakasal. Hindi ko mahal si Alfonso. Maria Clara! Maria Clara! Mahal ko, kamusta ka na? Nag-alala ako sa'yo. Mahal ko, tinulungan ako ni Elias ng katakas. Patuwarin mo ako, mahal. Hindi masama ang loob ko sa'yo. Mahal ko, patuwarin mo ako. Ngunit kailangan ko nang lumayo sa'yo at sa lugar na ito. Hindi. Ako ang dapat humingi ng tawad sa'yo. Dahil alam ko, alam ko na mag-aalinlangan ka sa akin kapag nalaman mo na... Na ano? Na ang ama ko ang iyong kinasusuklaman. Si Padre Damaso. Paano? Basta iyong tandaan. Ito lang ang mahal ko. Paalam, Maria Clara. Dalihan niyo, senyor! Marunong ba kayo sumagang, senyor?
Oo, bakit? Sabi nila, kung sinasabi nilang patayin ang aking ilog, hayaan nyo man lang makapagpaalam ako sa kanya. Sabihin niyo sa akin, nananaginip lamang ako. Tia, isingin mo ako. Hindi ko kaya mong mabuhay na wala si Crisosto mo. Aking nabalita ng nangyari, may nalita ko. Kayo nakikiramay? Kayo? Kayo ang pumatay sa aking nobyo! Kayo ang pumatlang sa aking nobyo! Tinanagan mo siya ng parang hayop! Minaon ka, Maria Clara. Si Baray, isang bilbustero. Alamat kayo ng Diyos. Pero nais lang kamatayan ng isang tao. Anong klase kayong pare? Utang na loob. Huwag niyo akong patahimikin. Huwag pa mo. Ayoko nang tumahimik pa! Anong umingi sa dato ng aking anak, Padre? Nay! Nay! Nanakaw! Tubo? Nay! 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 Sino ka? Bigyan na ka nalang! Nay! Ako po ito! Ay, nanakaw! Bakit niyo ko iniwan, Nay? Nay! Iyo. Anong nais mo gawin sa inyo na? Alis na ko pa sana siyang libing sa seminderyo. Wala akong pera. Maghanap ko muna ang panggatong. Malapit na rin ang kamatayan ko, Iyo. Isang daling sunugin mo ang katawan namin ng iyong ina. Pagkatapos yun, magubay ka. At meron ka magkukuhan kaya manan. Para sa kinabukasan mo, Iyo. Naintindihan mo ba?